Hello mga kalalabs! Ako po muli si Tonet. Welcome back to my channel. Ngayon po mga kalalabs, ang pag-uusapan po natin ay tungkol po sa isa namang pong sakit. Ito po ay tinatawag po natin na silent killer. Bakit ko po nasabing silent killer? Kasi po, once na umatake po ito sa inyo, ay hindi po natin alam po ano po ang mangyayari sa atin. So, without further ado mga kalalabs, let's start na po tayo. Kain ko po ngayon mga kalalabs, so ang i-share ko po sa inyo ay tungkol naman po sa isang karamdaman na kahit sino po ay pwede pong makaramdam po nito, mapabata, mapamatanda. So ang tatalakayin po natin ngayon ay tungkol po sa isang high blood pressure. Opo mga kalalabs, ang high blood pressure. Karamihan po natin nararamdaman kahit po tayo ay mga bata pa lamang, lalo-lalo na pag ika'y nagkakaedad na. So, may mga katanungan po tayo mga kalalabs. Ano ba ang ibig sabihin ng high blood pressure? Paano natin ito malalabanan? At ano po ba ang tamang sukat ng inyong blood pressure? Paano ito basahin? Ano-ano po ba ang kailangan gawin upang ma-overcome natin or malampasan po natin na magkaroon po tayo ng blood pressure? So mga kalalabs, isa-isahin na po natin. So, ang blood pressure po mga kalalabs, ito po ay ang pagtaas po ng dugo. Or, ito po ang nafe-feel po natin na parang tumaas na po ang presyon natin. Bakit po tumaas ang presyon natin? Kasi nga po, marami pong dahilan po yan kung bakit po tumaas ang presyon. Ano po ba ang normal na blood pressure sa ating katawan at ano ang mataas na blood pressure sa ating katawan? Pagpataas na po ba ang blood pressure natin, ano po ba ang mangyayari po sa atin? So mga kalalabs, ang normal blood pressure po ay 120 over 80. At pag sumobra ka na po sa 120, ibig sabihin, dyan na po nag-start na tumataas na po ang ating presyon. Lalong-lalo na paag ang blood pressure mo ay umabot na po na 130 pataas, ibig sabihin, may kalalagyan ka na po. So, kinakailangan, pag ganyan na po ang ating blood pressure, kinakailangan na po natin sumugod agad or gumawa ng paraan para po ito'y maagapan. So, mga kalalabs, bakit po natin nararamdaman na tumataas po ang ating presyon? Ang blood pressure po, mga kalalabs, ay kalimitan na uugnay po ito sa hindi po malusog na pamumuhay. Ibig pong sabihin ng hindi malusog na pamumuhay dahil ikaw po ay parating naninigarilyo, parating umiinom ng alcohol, or malimit na umiinom, sobrang katabaan. O kaya naman, hindi ka nag-ersisyo kahit nasa bahay lang. Pwede naman po tayo mag-ersisyo kahit sa bahay lang, mga kalalabs. Kaya po, bago pa po lumabas ang sintomas ng blood pressure, kinakailangan na po natin paghandaan mga kalalabs para po hindi po ito humantong sa kung ano-anong dapat nakahantungan. Pag ganito ang iyong pamumuhay, na hindi malusog ang iyong pamumuhay, dapat na po nating paghandaan kung ano man ang mangyayari po sa atin. Ano ba ang mga sintomas na tumaas ang presyon ng dugo? Kung ang presyon ng dugo ay tumaas, kinakailangan mo po isa alang-alang ang mga sintomas na dapat bantayan. Kabilang na dito ang matinding pananakit ng ulo, pagdurugo ng ilong, pagkapagod o pagkalito, sakit sa dibdib, nahihirapang huminga, hindi regular ang tibok ng puso, dugo sa ihi. Para sa mga bata, yung lahat na sinabi ko kanina, yun din po ay isang simptomas kung bakit tumataas po ang presyon ng dugo. Kagaya rin po sa matatanda at sa bata. Bukod pa doon, meron pa silang iba pang simptomas. Bell's palsy. Ibig sabihin po mga kalalabs, ang pagkawala po ng kontrol sa mga muscles sa kalahati ng mukha. Para naman sa mga bagong panganak,
seizure, pagkairita, pagkahilo, paghirap sa paghinga. Mayroon pong dalawang uri ng presyon ng dugo. Ito po ang sinasabi po nilang pangunahing hypertension at pangalawang hypertension. Ano-ano po ba ito? Ang pangunahing hypertension ay hindi kinakailangang magmumula sa isang particular na dahilan. Ngunit, ito ay unti-unting nagpapakita sa loob ng isang yugto. Nang panahon, karaniwan ay mga taon. Ang pangalawang hypertension po naman, sa kabilang banda, lumalabas po ito kapag pinipilit ang isang particular na kondisyon na tumaas ang presyon ng dugo. Ang ganitong uri ng alta presyon ay sanhi ng iba't ibang uri ng kondisyon at mga gamot. Ano po yung mga dahilan bakit humantong po sa pangalawang hypertension? Ito po ang mga kinabibilangan bakit po humantong po ng pangalawang hypertension. Unang-una, sleep apnea or sleep apnea, mga problema sa bato, mga komplikasyon sa adrenal gland or mga tumor, mga problema sa thyroid, mga depekto ng daluyan ng dugo na iyong pinanganak, mga particular na pamamagitan kagaya ng birth control pill, panlunas sa sipon, decongestant, pain reliever, at ilang mga inirereseptang gamot, illegal na droga. Bukod sa mga kondisyong ito, mayroon pa rin pong mga kadahilanan ng mga panganib na pwedeng tumaas ang presyon ng dugo. Ito ay ang edad. Habang tumatanda ka, mas mataas ang posibilidad na magkaroon ka ng mataas na presyon ng dugo. Kasaysayan ng pamilya. Ito rin po ay minsan nagkakaroon din po ng tsansa na magkakaroon ka rin po ng high blood pressure kasi yung pamilya mo meron na pong ganyan sa past. Obesity. Pag sobrang taba po, may tendency na rin po na magkakaroon ka ng high blood pressure. Bakit po? Kasi sa sobrang taba mo, hindi na po nasa-circulate ng tama ang iyong dugo, kaya tumataas na ang iyong presyon dahil po yan sa mga kinakain mo. Sa obesity rin po mga kalalabs, minsan hindi na po normal ang tibok na iyong puso kasi nga sa sobrang taba, nahihirapan na nga po mag-circulate ang iyong dugo, kaya ang pagtibok na iyong puso ay hindi po ganun ka-normal. Sensya na po, ayan na naman po ang mga aso. Kasi may tao, talamak sa alak. Sa sobrang inumo ng alak, dyan rin po nagkakaroon ng mataas na presyon ng dugo. Kasi nga po, yung katawan mo ay puno na po ng alkohol. Kung sa apoy pa yan, pag sumiklab ng apoy, ano mangyayari sa'yo, di ba? So ulitin ko lang po mga kalalabs, ano po ba ang sanhi sa pagiging mataas ng presyon ng dugo? Unang-una, paninigarilyo. Pangalawa, sobrang timbang o napakataba. Pangatlo, kakulangan sa physical na aktibidad. Pang-apat, masyadong maraming asin sa diet. Pang-lima, masyadong maraming uminom ng alak or talamak na sa alak. Pang-anim, stress. Ang stress po mga kalalabs ay isa rin pong sanhi kung bakit tumataas ang iyong presyon ng dugo. Kasi sa sobrang stress mo, syempre, ang dugo mo tumataas talaga, umaakit sa ulo mo. Kaya tumataas ang dugo mo, kaya irritable ka na, hindi mo na alam kung anong ginagawa mo. Pang-pito, mas matandang edad or karamihan ay mga senior citizen na. Pang-walo, genetics. Minsan din nakukuha natin ang sobrang taas ng presyon ng dugo dahil sa kakulangan ng tulog or ang tinatawag na insomnia. So para pong maiwasan po natin na hindi tumaas po ang ating dugo, kinakailangan matulog po tayo ng sapat. Pero sa panahon po ngayon, hindi na po natutulog ang mga tao. Minsan na lang po. Minsan natutulog isang oras hanggang dalawang oras, okay na. Kaya po tayo nagkakaroon o kaya po tumataas po ang ating presyon ng dugo dahil kulang po tayo sa tulog. At kinakailangan din po natin
kumain po ng mga sustansyang pagkain at mga prutas para po hindi po tumaas ang ating presyon. Pero hindi po ibig sabihin na kumain tayo ng mga pagkain, huwag naman po yung mga pagkain na kinakailangan na tumaas ang iyong presyon ng dugo kasi mahirap din po yun. Maaari bang uminom ng tubig kung tumaas ang iyong presyon? Ang tubig po mga kalalabs ay nakakatulong po para po mapalower po ang ating blood pressure. Hindi pa po natatalo ang tubig pag ikaw ay uminom ng tubig dahil po ang tubig ay importante po sa ating katawan. Ano po ba ang pinakamabilis na paraan para bumaba ang presyon ng ating dugo? Narito ang ilang mga simpleng rekomendasyon para bumaba ang ating presyon ng dugo. Unang-una, mag-i-exercise po tayo or kinakailang po natin mag-exercise everyday. Pangalawa, kumain ng low sodium diet. So kinakailangan pag kumain po tayo ng pagkain, bawas-bawasan po natin ang asin. Pangatlo, limitahan ang pag-inom ng alak. Wala naman pong nagbabawal sa inyo na uminom po ng alak. Pero kinakailangan po, limitahan po lamang natin kasi pag umiinom po tayo ng alak, yung sinasabi nga nila, pag uminom ng alak ay may balak. So, ibig sabihin, pag uminom ka ng alak, may balak ang iyong dugo na tumaas. Pang-apat, gawing prioridad ang pagbawas ng stress. Pero minsan po sa atin ay hindi po natin maiwasan na ma-stress. Kung stress po tayo, gagawa na lang po tayo ng paraan para po maiwasan po ang ating stress. Panglima, bawasan ang paninigarilyo para hindi na po tumaas ang iyong presyon kasi ang sigarilyo po, isa rin po yung cause kung bakit po tumataas sa ating presyon kasi ang na pumapasok po sa ating katawan ay usok na lang po. Pang-anim, matulog ng wastong tulog para po maiwasan po natin ang pagtaas ng ating presyon ng dugo, kinakailangan po natin matulog ng husto. Pero yun nga, ang mahirap po nga mga kalalabs kasi kahit ano po ang gusto natin matulog ng 8 oras, hindi po natin magagawa kasi nga, syempre, pag may pamilya ka, hindi ka naman pwedeng matulog na matulog. Kinakailangan mong kumayod para sa mga anak mo. Paano ng pamilya mo kung hindi ka kakayod? Paano po babasahin ang presyon ng dugo kung ikaw ay magpapakuha ng blood pressure? So mga kalalabs, ang pagbasa po ng presyon ng dugo ay ibinibigay po sa millimeters ng mercury or mmHg. Ang ibig pong sabihin ay dalawang numero. Ang unang sukat po ng blood pressure, pag kinukuha na po tayo ng blood pressure, ay tinatawag na systolic pressure. Yun po ang nasa unahan or nasa taas. Ang pangalawang sukat po ng presyon ng dugo natin ay tinatawag na diastolic pressure. Siya po yung over. Ano po ba ibig sabihin ng systolic pressure? Ang systolic pressure po, ito po ay ang una na sumusukat sa presyon ng inyong arterya kapag ang inyong puso ay tumitibo. Ang diastolic pressure naman, siya po ang pangalawa na sumusukat sa presyon ng inyong mga arterya sa pamamagitan ng beats na tinutukoy na bilang diastolic pressure. Halimbawa, ang BP mo or yung blood pressure mo ay 120 over 80. So, ibig sabihin, ang 120, siya po ang systolic pressure. Ang 80 po, siya po ang diastolic pressure. So, 120 over 80, ibig sabihin, yun po yung pagbasa po noon. 120 over 80. Yun po ang normal na blood pressure. Mayroon po tayong apat na kategorya kung saan dapat bumaba ang inyong presyon ng dugo. Kung ito ay normal, or tumaas, or sa tinatawag na stage 1 hypertension, stage 2 hypertension, at ang pinakamalala ang hypertension crisis. So, punta po tayo sa blood pressure ranges. Ang blood pressure category, ang systolic na millimeter ng
Mercury at ang diastolic ng millimeter ng Mercury. Pag ang BP mo ay healthy, ibig sabihin ang range ng or ang systolic ng iyong BP ay less than 120. At ang diastolic naman ng iyong BP ay less than 80. Yun ang healthy. Pag elevated naman, ibig sabihin na medyo tumaas ng konti, normal lang naman yun na tumaas ng konti, ibig sabihin, ang BP mo, ang systolic mo ay 120 to 129. Ang diastolic pressure mo ay less than 80. Yun po pag elevated ka na. Pag dito naman po sa stage 1 ng hypertension, ang BP mo ay 130 to 139. At saka ang diastolic pressure mo is 80 to 89. Sa stage 2 naman ng hypertension, ang BP mo or ang systolic pressure mo ay 140 or higher or mataas. Tapos, ang diastolic pressure mo is 90 or higher. So, magiging 140 or higher over 90 or higher. Pag sinabi naman pong hypertension crisis, ibig sabihin, over 180 ang inyong systolic pressure at ang over mo is over 120 diastolic pressure mo. Kaya, titignan po natin mga kalalabs kung saan pong kategorya kayo dyan. Kung magpa-BP po kayo, see to it na alam nyo kung ano po ang BP nyo, kung ito ba ay healthy, elevated, stage 1, stage 2, at saka yung hypertension crisis. So, dapat malaman po natin. Ang elevated at saka hypertension 1, hypertension 2, at saka ang hypertension crisis, pwede pa naman po siyang malunasan. Pero depende po yan sa katalawan ng tao kasi meron niya dyan 200 pataas ang BP pero nakakayanan nila. Pero meron namang iba na kung ganun ang BP nila, doon na bumabagsak yung katawan nila. Kaya nga, ang high blood na sakit ay silent killer. Ibig sabihin, mas mabuti pa magkasakit ka na ibang sakit kasi alam mo, pero pag ang high blood na ang umatake sa'yo, diyan ka na magkakaroon ng heart attack, stroke, at kung ano-ano pa. Sa ngayon, pag gano'n ang nangyayari sa inyo, huwag na kayo mag-alala kasi may mga gamot na nakalaan para sa mga high blood na tao. Pero depende pa rin po yun sa mga doktor kung ano po ang bibigay nila sa iyo. So, karaniwan sa binibigay ng mga doktor ay ang Losartan. Losartan 50, Losartan 100, or may Losartan Plus, or mayroong combination ng Losartan at saka Amlodipine. Meron namang Amlodipine 5, Amlodipine 10, mayroong Amlodipine with Losartan 5 at saka 50, meron namang Losartan 100 at saka Amlodipine 10, yun po ang combination. Ang iba't ibang mga gamot na binibigay ng doktor ay itong mga ito. Kagaya po nito mga kadalabs, ito po yung binibigay ng doktor, Losartan 50, minsan Losartan 100. Ito, Losartan 100. Yung ibang gamot na binibigay ng doktor ay ang angiotensin converting enzyme or ang tinatawag na ACE or ACE inhibitors. Meron din naman pong angiotensin receptor blockers or ang tinatawag na ARBs. Meron din naman pong mga blocker ng calcium channel. Ang iba naman po ay binibigyan ng doktor ng thiazide diuretics. Siyempre, hindi lang po yun ang mga binibigyan ng doktor o nare-reseta ng doktor. Meron din pong mga alpha-beta blocker, aldosterone antagonist, central acting agents. So, yun po yung mga
yung mga gamot na binibigay po ng doktor, mga karaniwang gamot lang po ang binibigay, kagaya pa ng losartan, amlodipine. Pero yung iba naman po, yung po yung sinabi ko sa inyo ng mga beta blocker, mga alpha blocker, mga receptor blocker, mga calcium blocker, kung ano-ano pa diyan mga kalalabs. So, although na mahirap magkasakit ng high blood, pero kung ikaw mismo sa iyong sarili ay kaya mong malampasan, magagawa mo yun. Pero kung hindi mo tutulungan ang sarili mo, ay wala ka rin po magagawa. So, para po ma-overcome or para po hindi po kayo atakihin na inyong high blood, kinakailangan pong sumunod po tayo sa payo po sa atin ng mga doktor o kung ano, kung sino pa man po mga kakilala natin na kung ano po ang dapat gawin natin. Kagaya po ng pag-exercise, limitahan ang pagkain na may asin, sa pag-iinom ng alak, kinakailangan kung mataba ka, mag-exercise ka para hindi po, para maging normal po ang tibok ng ating puso. Matulog po ng tama. Alam niyo ba mga kalalams kung bakit may mga doktor na ang binibigay nila is combination na po ng dalawang gamot para po mas mapagaan na po ang pagbili po nila. Unang-una ay ang budget. Kinakailangan na kung bakit yun po ang binibigay ng mga doktor para isang bili na lang at sa isang tablet, dalawang pang high blood na po ang kanilang maiinom. So, hindi na po magastos. Kaya po yun ang inaano nila, yung binibigay po nila sa mga pasyente nila. Pag meron naman po tayong mga sakit sa high blood, kinakailangan magtanong din po tayo kung ano po ba ang mas mabisang kombinasyon ng gamot para sa high blood. So mga kalalabs, para po matulungan po natin ang ating sarili na hindi po tayo atakihin ng high blood, tayo na po mismo ang gumawa ng paraan sa ating sarili para po hindi na po tayo magkaroon ng ganyang sakit. Maging alisto na lang po tayo, mapanuri tayo, mapagmasid tayo, or magtanong tayo kung ano pa ang dapat gawin natin sa ating sarili para po hindi po tayo magkaroon ng sakit na high blood. Kasi wala naman pong tutulong sa atin kundi tayo lang, kung tayo lang. Kaya sarili mo lang din ang kinakailangan tumulong sa iyo. Pero kung matigas ang ulo mo, hinahanap mo yan. Wala na kami magagawa. So mga kalalab, sana po may natutunan po kayo sa aking video na to. Hanggang dito na lang po itong video ko. Sana po ay nagustuhan nyo. Kung nagustuhan nyo po ang video nito, i-click ang subscribe at ang balusin nyo ang bell button para po updated po kayo sa aking susunod na mga video. Like, share, and comments po para po maging malapit na po ako sa inyo at ayaw nyo pa nun, maging malapit tayo sa isa't isa. Magkukwentuhan tayo kung ano pa ang dapat or hindi. So mga kalalabs, pa-shoutout lang po kay Bagyo o si Remilio Andres at kay Rhea Afroilan at saka kay El Capitan. Maraming salamat po. Hindi ko na po sasabihin kung bakit. At sa lahat po ng mga subscribers ko na nag-pray at nagsimpatya po sa akin, maraming salamat po. Thank you is not enough, but then that's only I can say today or this moment. Dahil alam niyo naman po na nagsisimula po lang ako sa aking journey sa YouTube. Maraming salamat po sa inyong lahat dahil nandiyan po kayo sumusuporta sa akin. Kung wala kayo, wala rin po ako sa YouTube journey. Kaya maraming salamat po. Kaya ito pong muli si Tunet nagsasabing, never lose hope. Just when you think it's over, God sends you a miracle. Naniniwala po ako dyan mga kalalabs kasi naranasan ko rin po yan. Kaya huwag po tayong mawala ng pag-asa at huwag po natin sabihin na ito na po yung katapusan kasi lahat po ay may solusyon. Dahil po sa Panginoon, hindi po natin alam na nagbibigay po siya or binibigyan po tayo ng milagro. Kaya mga kalalabs, maraming salamat po sa inyong lahat. Ito pong muli si Tunet nagsasabing, thank you very much. Until next time, paalam, bye-bye.